Ngayon, gagawa tayo ng Japanese rice. 3 tablespoons of vinegar lang to. Any vinegar po pwede nyong gamitin. And then, 1 teaspoon of sugar. Kailangan nyo lang po ma-mix well ito. Kailangan dissolve na dissolve po yung ating sugar dito sa ating vinegar. Ayan, and then ipiprepare na po natin ang ating 3 scoop of rice. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating mixture. Pag hindi pa nyo po kabisado yung rice ninyo, gradual nyo lang po ilagay yung vinegar with sugar para po hindi maging malapsang yung rice. Kapag na-mix nyo na po ito, lalagyan nyo naman po siya ng any seaweed. Mas masarap po kung yung seaweed nyo may kasama ng sesame seed. After nyan guys, maglalagay po kayo ng sesame oil. Konting sesame oil lang po, okay na po siya. Ngayon, ready na natin siyang i-mold. Kung may pang-mold po kayo, may scooper po kayo, mas better po para pare-pareho ang inyong magagawang Japanese ball rice. Pero kung wala naman po, okay lang din po. Kailangan guys, dito is yung kamay ninyo ay basa or wet po yung kamay ninyo or else didikit po yung rice sa kamay ninyo. Pag oil naman po, ganun din po ang mangyayari. Pag nilagay nyo ang oil sa kamay nyo, didikit din po yung rice. Kaya better po ang gamitin nyo is yung tubig lang po para hindi dumikit yung rice sa kamay ninyo. Tubig lang po. Ayan, nagawa na natin ang ating mga rice ball. Ngayon, any topping naman ang po pwede nyong ilagay dito. Napakasarap na po. Kahit egg, tuyo, o kahit ano po ay po pwede dito. I-try nyo to guys, itong napakasimple at napakadaling gawin na Japanese rice at maalam kong magugustuhan ng family nyo. Ayan guys, thank you for watching. I hope to see you on my next cooking. Siya nga pala, please subscribe to my channel. Thank you po!